Hello mga ka-Unified and sa mga partners and viewers natin saan ka mang sulok ng mundo. Ayan, kamusta po kayo dyan? Ako po si Paul Ong and andito po ako ngayon syempre sa ating main office in Quezon City. Ayan, so happy 9th anniversary Unified. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, yung Unified po nag-celebrate po tayo ng ating 9th year anniversary last November 11, 2020. No? Since nilunch tayo ng 11-11-11, so imaginein mo, 9 years na ho tayo, yung company natin, so isang reason ho yun na dapat mag-celebrate ho tayo. Kaya kung ikaw, nanonood ka man, member ka ni Unified, you should be proud. And syempre kung ikaw hindi ka pa member ni Unified, just enjoy watching my videos. And for sure, magugustuhan mo din yung ganitong negosyo. Yan, no? Remittance, bills payment, e-loading, ticketing, travel and tours, insurance at marami pang iba. Pero guys, syempre, dito po sa video na to, i-share ko po sa inyo, marami ho kasing nagme-message sa akin na, Sir Paul, paano nga bang mag-promote nung negosyo natin sa Facebook or sa online? Ano ba yung mga ginagawa mo? Or ano ba daw yung mga tips na pwede kong ibigay, di ba po, na sa pag-market ng ating negosyo online? So yun po yung i-share or yun po yung pag-uusapan natin in this video. Kaya guys, kung ikaw first time mo manood ng mga videos ko at hindi ka pa subscriber, please do like, share, and subscribe. And make sure patapusin mo hanggang dulo kasi for sure marami ka hong matutunan dito sa video natin. So with that, start na ho tayo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand. Ayun, we're back. Ayan, so welcome po ulit dito sa ating new video na yung pag-uusapan po natin, di ba ngayong araw na to, sabi ko nga kanina, ano ba yung mga tips or ano ba yung mga batas, di ba, na pwede nating sundin in marketing our business online, di ba, kung either sa Facebook man yan or any other social media. So, kagandahan kasi nito guys, once na Unified member ka, no, sa panahon kasi ngayon, especially, di ba, gusto mong i-promote yung negosyo natin, di ba, yung services man yan or yung negosyo itself, no, since networking business din ho tayo, kagandahan ho niyan, kumbaga walang mas magandang way na i-promote yung negosyo natin kundi sa online. Tama po, kumbaga yung online is in ho talaga sa panahon ngayon, especially ho na yung pagpo-promote ng negosyo natin, di ba, nagpe-present ka or gusto mong i-entice, di ba, or gusto mong mas marami kang inquiries na matanggap, di ba, dito ho sa business na ginagawa natin. So online marketing ho talaga yung pinaka-effective. Especially ho, yung negosyo natin is online business. Kaya guys, once na Unified member ka, baka yung iba kasi matagal ka nang humahataw, pero nagtataka ka bakit yung resulta natin sobrang tagal din. Baka hindi mo kasi natin na ma-maximize, di ba, yung mga online marketing na tinatawag. No? So, in this video, i-share ko po sa inyo yung ilan sa mga ginagawa ko na effective para sa akin. And I'm sure once na gagawin din ho natin ito, for sure magiging effective din or for sure mas dadami ho yung pay-ins, di ba, or yung inquiries ho na matatanggap ho natin. So start na ho tayo. So ito guys, yung tip na ibibigay ko sa inyo is online marketing using Facebook. So ngayon in this video, kumbaga specific ho yung ano, yung gagamitin nating social media, Facebook ho tayo. Na alam na alam natin na yung mga Pilipino, di ba? Kumbaga ano eh, Facebook talaga yung pinaka ginagamit natin na social media, di ba? Although syempre merong Instagram, merong Twitter, pero Facebook ko talaga, di ba po? Kumbaga yung mas maraming users yung Filipino. So, unang-una guys na tip na ibibigay ko sa inyo, di ba? Kumbaga yung Facebook natin, i-maximize ho natin 'yon, di ba? For promoting our business. Tama po, hindi pa pala yun yung tip. Pero yun yung gusto kong sabihin, di ba? Kailangan ho i-maximize natin yung Facebook account natin sa pag-promote ho ng negosyo natin. Because po, imagine mo, kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa trabaho ka, di ba? Kumbaga, maraming taong pwedeng makita yung negosyo mo and maraming pwedeng mag-inquire sa'yo. Or malay mo yung mga kaibigan mo or mga pati hindi mo kakilala, pwede kasi mag-inquire sa'yo. Which is yun po yung nangyari sa akin. Mostly po ng mga business partners ko, strangers, hindi ko po talaga kakilala, pero dito lang po kami nagkakilala nung nag-inquire na ho sila sa akin dito ho sa Unified business ho natin. So, unang-unang tip ko guys, 'di ba? In syempre in marketing our business using Facebook. So, dapat unang-una po yung Facebook natin, dapat ho naka-public po 'yan. No, so ibig sabihin kahit sinong tao pwedeng tingnan yung profile mo. Tama ba? Kahit sino, kunwari kakilala mo man 'yan, friend mo man 'yan or stranger man 'yan,
na malay mo, nag-search ng Unified sa Facebook, at least pwedeng i-search yung Unified and malay mo, post mo pala yung makita niya. Kasi po pag naka-private yung Facebook account natin, no, so kumbaga hindi ho nila makikita yung mga ibang ano natin, yung mga ibang post natin, di ba? Hindi nila makikita yung Unified na business ho natin. So kung unang-una, syempre dapat naka-public ho yung Facebook natin. So yung iba naman sinasabi, Sir Paul, mahihain po ako. Gusto ko naka-private lang, mga friends ko lang talaga yung friends ko sa Facebook. So okay lang din ho yun. Pero ito naman, yung tip ko na to is para dun sa mga gusto talagang i-maximize yung Facebook dun sa pag-promote ng business natin. So nasa sa atin pa din naman ho yun, decision ho natin yun. Pero syempre kung ikaw, di ba gusto mo talagang nahihirapan ka sa pag-market ng negosyo natin, guys, why not try itong Facebook marketing? So second na tip, no? Pangalawang tip ko, dapat ho, di ba using Facebook kasi ito, yung Facebook profile natin. Dapat po, yung profile picture natin, tayo mismo yung ano yung itsura doon, 'di ba? Kumbaga ang dami kasing tao, yung Facebook nila hindi nila picture, kumbaga hindi niya mukha, 'di ba? Yung iba mukha ng artista, yung iba yung profile picture niya aso, 'di ba? Yung iba halaman, yung iba naman scenery, yung iba lugar. Tama ho ba? Yung iba naman parang nakakatawa na ganito, or yung iba naman picture nga nila pero alam mo yung nakahubad, walang damit sa taas, 'di ba? Yung iba naman naka pambahay lang. So guys, since 'di ba ginagamit na natin yung Facebook 'di ba sa pag-promote ng business natin, dapat ho we must make our Facebook account or yung Facebook profile natin na maganda ho siya tingnan or professional siyang tingnan. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na dapat naka-coat ka doon. Although syempre mas maganda pag naka-coat ka. Pero syempre guys, dapat ho decente ho tayong tingnan. Tama po, kasi syempre yung pinoportray or pinapakita natin doon sa mga friends ho natin or sa mga potential prospect natin, yung tayo. Tama po. Siyempre, sino ba naman yung mag-i-inquire? Sino ba naman yung magtatanong? Doon sa isang Facebook account, di ba? Or sa tao na nakikita niya yung Facebook profile picture, hindi naman niya totoong mukha. Tama ba? Or yung Facebook profile picture niya is nakasando lang siya. Tama ba? Nakapambahay. Alam mo yun, minsan naninigarilyo pa doon or may hawak na alak, di ba, sa picture. So guys, siyempre, kumbaga wala namang masama, hindi ko sinasabing masama ho yung mga ganun, no? Pero syempre, kung ginagamit na natin yung Facebook, tama po sa pag-promote ng negosyo natin, dapat ho decente ho, professional ho tayong tingnan. Kaya makikita nyo, di ba, yung usually yung mga nag-o-offer ng mga real estate or insurance, alam mo yung naka-professional talaga yung dating nila. It's because ho, ino-offer nila yung negosyo nila. Tama po, nag-o-offer sila ng mga services nila. So dapat ho, syempre, kung gusto natin mag-trust sa atin yung mga tao, sa atin sila mag-inquire, tama po. So dapat po, dun pa lang sa Facebook profile picture natin, kapani-paniwala na ho yung mukha natin. Kasi believe me ho, yung mga tao ngayon, di ba, kahit kaibigan mo yan, pero kung hindi niya feel, hindi kanya feel, hindi kanya type, maghahanap po yan ng ibang members ng Unified na dun po siya mag-i-inquire. Tama po, kumbaga yung mga tao ngayon, namimili na sila kung saan sila sasali. So yun po, very important po yun, na the way we portray ourselves, di ba, sa Facebook, dapat to, pag nakita ka ng prospect mo, pag nakita ka ng kaibigan mo, ay dito si Paul, dito ako mag-i-inquire sa kanya. Kasi, alam mo yan, grabe yung ano eh, kumbaga, magta-trust siya agad sa'yo. Di ba, dun pa lang sa picture, kasi tandaan natin, first impressions last. Tama pa, pag dun pa lang sa impression sa profile picture natin, pangit na. So, possible, hindi po yung mag-i-inquire sa atin. So, nagagets po. Pangatlo, di ba, unang-una, syempre, ano yung sabi ko kanina? Dapat naka-public yung Facebook profile natin. Pangalawa, ayusin natin yung profile picture. Hindi lang profile picture, pati ho yung cover photo. Basta lahat ng nakikita ng mga friends natin or potential prospect. Tama po. Pangatlo, dapat yung name, Facebook name natin sa Facebook, dapat yan po yung real name natin. Yan, very important po yan. Bakit ho? Kasi ang dami ho ngayon sa Facebook, yung iba, yung name nila, yung Facebook name nila, hindi nila tunay na pangalan. Yung iba naman, yung letra, balibaliktad. Tama ho ba? Yung iba naman, baliktad, last name muna bago yung first name. Tama po, yung iba naman, pangalan nila. Parang ginawa nilang nakakatawa. No, so, guys, sino ba naman yung magtitiwala dun sa tao? Especially pag stranger ho yan, ha? What if isang stranger nakita niya yung post mo sa Facebook? Nagandahan siya sa post mo sa Unified. Kaya lang, di ba nung sinerge niya yung profile picture mo, nakita niya yung pangalan mo, ano, parang hindi totoo, parang, di ba, syempre, alam mo naman yung mga tao ngayon, kumbaga, allergic tayo sa scam.
So, possible, iisipin niya, ay baka scam to yung pangalan niya, hindi ka pa nipaniwala, hindi niya tunay na pangalan. No, so guys, tandaan ho, yung binibenta ho natin, kung ginagamit natin is yung Facebook marketing, yung binibenta ho natin dito, yung trust nung mga, yung trust na pag nakita tayo, alam mo yun, very trusted ho talaga tayo. So, syempre, pag full name, or kahit hindi full name, kunwari ako po, yung full name ko talaga, Alan Paul Ong. So, medyo mahaba, kaya yung name ko sa Facebook, Paul Ong yung nilagay ko. Although, pangalan ko pa din naman yun. Tama po? No? So, pag nakita yun ng mga prospect, ay, si Sir Paul Ong, ayan. No? So, at least alam nila, pangalan ko talaga yung nakalagay doon, di ba? So, kasi minsan, di ba, alam mo naman, pag yung tao ayaw niyang ipakita yung tunay niyang pangalan o totoong pangalan niya, di ba kaduda-duda? So, ganun din ho sa pagninegosyo. Kaya yung mga prospects natin, minsan, namimili ho sila. Tama po. Kaya dapat, trust ko kasi yung very important ho talaga. So, para tayo po paniwalaan ng mga friends natin, ng mga prospect natin, especially strangers, so dapat po ipakita ho natin totoong pangalan natin, totoong mukha natin. Kaya sabi ko kanina sa profile picture, as much as possible yung profile picture mo, either selfie ka or pa-picture ka dyan, formal. Kunwari, yung formal, di ba, yung pag nakita ka, dissenting tingnan. So, ganun ho dapat. Ayan po, kung gusto natin, mas dumami yung inquiry natin. And syempre, mas marami ho yung mag-inquire dito ho sa negosyong ginagawa natin. So, yun yung pangatlo. Pang-apat, ganito. Ayan. So, ito naman, syempre yun, more on image kasi yung pinag-usapan ko doon. Dito naman sa pang-apat, yung posting natin sa Facebook. So, tandaan natin guys, since we are using our Facebook profile, di ba, in promoting our business, tandaan nyo ho yung mga prospect, minsan hindi ho nag-i-inquire agad yun. Kumbaga, bago ho sila mag-message sa atin, tinitingnan muna nila yung timeline natin, yung mga post natin. Tama po. So, yung pang-apat ko po na tip, bawal na bawal ho yung negative posting. Tama? So, bawal ba? Ako baga, as much as possible, huwag kang mag-post ng negative. Kasi bakit, ako, pinagtataka ko, ba't ang daming tao mahilig mag-post or mag-share ng mga negative na feed or post? Kasi, kumbaga, pag nag-share ka or nag-post ka ng negative, di ba? So, pinapakita natin kung anong klaseng tao tayo. Ibig sabihin, negative type of person ka. Ibig sabihin, yan yung finifeed mo sa sarili mo. Kasi nga, negative ka. Tama ba? So guys, dapat sa mundo, dapat lagi ka lang masaya, dapat lagi kang positive. Di ba? Although, syempre, ako personally, dumadating din ako sa point in time na, syempre, nagagalit ka din, nane-negative din ako. Pero, guys, wag mo nating dalhin yun sa Facebook. Wag mong i-post yun publicly kasi walang kinalaman yung buong mundo sa pinagdadaanan ho natin. Tama po. Example, bad trip ka. Di ba? Pagising mo sa umaga. So, huwag mong i-rant yun, huwag mong i-post yun. Kasi bakit? Pag yung prospect mo, di ba, tiningnan niya yung timeline mo, tapos nag-rant ka dun, grabe, nakakabwiset, umagang-umaga, ganito, bad trip na ako kaaga, di ba, nag-rant ka, di ba? Pag nakita yun yung prospect mo, ay, parang negative pala yung tao na to. Sige, hanap na lang akong ibang unified member. Doon na lang ako mag-inquire sa iba. Tama ho ba? Ayan, so dapat guys dito, always positive ho yung posting natin. So, dapat yung mga post natin, yung either unified na mga business na post, di ba? Or yung iba naman, yung mga nakaka-inspire, yung nakaka-motivate na mga post. So, dapat always positive. Dapat every time na tinitingnan tayo ng mga tao na nagbibisit dun sa social media natin, dapat yung magaan yung loob sa atin. Di ba? Hindi yung pag nakita niya, tinignan niya yung timeline mo, pati siya nabwisit, di ba? Kasi lahat ng pinang-post mo dun, lahat negative, away ng mga, di ba? Especially about government, about politics, di ba? Ngayon, nasaan ba yung gobyerno? Nasaan yung presidente? So, negative posting ho yun. Tandaan nyo ho, kumbaga wala na ho tayong magagawa doon. Importante ho, focus ho tayo dito sa Unified. Tama ba? Kasi ito ho yung magbibigay sa atin. No income na gusto natin, syempre, ito din ho yung magbibigay sa atin ng pangarap ho natin. Syempre, kung gusto mo talagang kumita ng malaki, alisin ho natin yung negative sa buhay natin. Makokontrol ho natin yun, believe me. So, ako po, di ba, until now, for the past 4 years, so, hindi na ho ako nagpo-post ng negative. And believe me ho, ang gaan sa pakiramdam na tinatanggal ko ho yung negative sa buhay ko. Always positive lang yung pinapapasok ko. Nagigets po. So, dapat ganun din ho yung pinapakita natin sa prospects natin. So, kahit galit ka, i-keep mo lang sa self mo. Pwede magkwento ka sa kaibigan mo, magkwento ka sa parents mo, or sa mahal mo sa buhay. Pero, wag na wag mong i-post sa Facebook yan. Kasi, yung nakakakita ho niyan, yung mga friends mo, and yung mga prospects mo. Tama po. So, ganun siya. Bawal na bawal mag-post nung negative. And syempre, always share yung mga unified na mga post. Ayan. So, very important din yan. And syempre, yung tip number 5 ko, in sharing yung mga unified na post natin,
'di ba? Huwag mo tayong mag-post, 'di ba? Na ano na anong tawag na doon? Alam mo yung maya-maya post ka nung post, nagse-spam tayo nung post. Alam mo yung every 10 minutes may post ka ulit about Unified, after 15 minutes post ka ulit about Unified. Kasi oh, yung mga friends ko natin, believe me or not, hindi man sila nag-i-inquire sa ngayon, pero lagi ho nilang tinitingnan yung post natin. Pero syempre, pag ikaw spam ng spam ka nung post, every 15 minutes, every 10 minutes, another Unified post ulit, alam mo yun, nakakasawa din ho. Kumbaga, nakaka-irita din sa mga prospects pag lagi nilang nakikita sa timeline nila. So, possible, i-block ka nila or i-unfollow ka nila. So, dapat, okay lang ho mag-post about Unified, pero i-limit natin, pwede siyang 2 times, 3 times a day. Yan. So, siguro, isa sa umaga, isa sa hapon, isa sa gabi. O, hindi lang ho yung every 30 minutes, di ba? Yung every hour nga, nakakasawa na din ho yun eh. Kung ati siguro mga 3 times or 4 times a day, di ba? Pwede na ho yun. Siyempre, wag lang ho lahat, wag lang ho lahat Facebook posting lahat. So, pwede ka din mag-post, di ba, about family mo, about sa travel mo, about sa na-experience mo na maganda. So, ganun ho siya. Para ho hindi ho nakakasawa dun sa mga prospects na natin. And tandahan nyo, kumbaga, ulitin ko yung sinabi ko kanina, in doing Facebook marketing, kumbaga yung binibuild up po natin, yung image po natin, yung trust na pwedeng ibigay sa atin ng mga tao. Kaya yun po yung wag na wag nating sisirain. So once kasi na yung trust, di ba, nakuha na natin, believe me ho, di ba, mag-i-inquire at eventually sasali din ho yung mga prospects natin and also yung mga strangers na tinatawag. Nasabi ko nga sa inyo, mostly po nung nag-inquire at sumali sa akin is strangers. Siguro 90% ng mga business partners ko, hindi ko talaga totally kakilala. Pero bakit po sila naniwala sa akin? It's because po, siguro the way I portray, di ba, myself in Facebook or nakikita nila kung anong klaseng tao ako, di ba, through my post or through sa Facebook timeline ko. So, ganun din ho dapat yung ipapakita natin. So, syempre, siguro may i-adjust ka. So, okay lang ho yun, normal ho yun. Pero, syempre, kung gusto mo talagang kumita ng malaki dito sa negosyo natin, especially in doing this online marketing or Facebook marketing. So, yun po yung mga tip ko. So, sana may naitulong po ako. Hopefully, may na-share po ako sa inyo na knowledge. Siguro next time, mag-share pa ako ulit. So, ito, mabilisang video lang ito. At least, meron po akong na-impart na knowledge ko sa inyo. Baka kasi yung iba, di ba, pati ho yung mga business partners ko na iba naglagi nagtatanong sa akin. So, at least pwede nilang mapanood to yung mga business partners ko. Hello dyan sa buong mundo. Ayan. No, so, guys, ayan. So, once again, this has been another video natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, please do like, share, and subscribe. And, syempre, kung ikaw hindi ka pa member ng Unified, you can contact me directly. May numbers po akong ipa-flash sa screen or dyan po sa may comment or description box natin. Meron po akong contact number, WhatsApp number, and yung Facebook profile ko. Pwede mo akong i-message directly para pwede kitang i-assist, di ba, sa pag-start mo din sa iyong Unified business. So with that, once again, Paul Ong po yung inyong lingkod. So kita-kita po tayo sa mga next videos po natin. And watch out for our 9th year Unified Virtual Anniversary this coming December 12. So through Facebook Live po yan sa official page ng company. So kita-kita tayo doon. So with that po, God bless sa ating lahat and to God be the glory. Bye-bye!